nakikita po ninyo ay alkalde po ng bayan ng San Vicente, si Mayor Francis Ong. Dahil po ay nagsadya dito sa kanyang tanggapan upang makumusta yung kanila pong pagpunta doon sa Daraga Albay para makita po nila personal yung pong operation at proseso na sinasabing existing na sanitary landfill ng Ewa Beso na siya po yung aplikante dito po sa bayan ng San Vicente para maglagay din po ng sanitary landfill dito. Mayor, magandang umaga po. Ano po yung inyong actual na nakita doon po sa Daraga Albay sa existing operation po ng Ewa Beso? Yes, Bernie, at syempre sa lahat ng mga makakapanood, nanonood dito sa ating interview. Actually, Bernie, hindi yun ang unang pagkakataon na pumunta ako. Okay. Yun ay pangalawang beses ko nang punta. Ang unang punta namin ay yung imbitahan kami ng Ewa Beso sapagkat nung unang pumunta yan dito sa akin si Ewa Beso, ang hinahanap nila talaga, Bernie, ay hydro. Mm-hmm. Hydro power. Ano? Gusto nila maging best for hydro energy. Subalit sinabi ko nga na may kausap na ako kami at aprobado na ito sa Department of Energy. Kaya na pwede. So biglang nabanggit niya sa akin na Mayor, baka niya may lupa din kayong available, naghahanap kami na pwede namin pagtayuan ng sanitary landfill. Mm-hmm. Sapagkat ang negosyo niya namin sa Albay ay isang sanitary landfill na ang nagtatapon doon ay hindi lang bayan ng Daraga kundi buong lahat na bayan. Mm-hmm. Sa probinsya ng Albay, pati nga kaanya Sorsogon nandun. So sabi ko ayoko niyan, sabi ko hindi pwede. Apo. So binanggit ko sa sangkuniang bayan, ganun din naman ang sabi ng mga members of the sangkuniang bayan, Mayor, magagalit ang mga tao sa atin pagka ginawa natin yan. Pwede ang basura lang ng San Vicente, pero pag ibang bayan, mahirap na usap. So ako naman, nung kami inimbita, sabi ko, sige, bakit hindi nga natin bigyan ng pagkakataon? Ano? Ito, may plano, magmuhunan sa atin. So pinagbigyan namin nung kami inimbitahan sa Albay. Mm-hmm. Nung makita namin yung operation nila, they nag-ooperate na sila doon, Bernie, ng 4 na taon. Mm-hmm. Ano? Nakita namin yung pasilidad. Pumasok kami doon sa area. Yung area ay from the highway, from the national highway, mga 700 meters lang ito. Mm-hmm. So, malapit kung dito, so malapit na lapit. Ang pamayanan sa barangay ay halos mga siguro may 100, 200 meters, may mga kabahayan na nakapalibot dun sa nabanggit na sanitary landfill. So, walang amoy. Wala kami na amoy na babaho. Walang amoy. Walang, kung langaw, kung may langaw man, napakakonti. Mm-hmm. Kasi nga, maayos yung kanilang operation. Nakita namin doon pagtimbang ng truck, pagbaba, may nag-i-spray na kaagad ng disinfectant, tapos may dalawang backhoe na nag-aayos, nagsasalansa ng mga basura. Mm-hmm. So nakita namin yung material recovery facility nila ay yung mga basura na pwede pang pakinabangan ay kinukuha, yung mga tinatawag na yung mga plastic. Pinapayagan nila kasing mga lakal doon yung mga taga-barangay. Mm. Para yung mga pwede pang pakinabangan at pwede ibenta ulit ay binibili nila yun. Sila na rin ang bumibili doon. Mm. Sa mga nangalakal ng mga taga-barangay. So, pagbigyan nila ng hanap buhay. Mm. So minus tao pa sa pagsisegregate. Yes. Mm-hmm. So sa madaling sabi, nakita ko yung operation maayos, walang amoy. Bernie, bakit walang amoy? Mm-hmm. Kasi nga, dito sa landfill na to, ang design ng landfill, ito kasi, ang pwede mo lang dito itapon, yung mga residual waste, kung tawagin, yung mga basura na hindi nabubulok. Apo. Katulad ng mga bote, plastic, yung goma ng gulong. Pero yung mga pinaghugasan mo ng isda, yung mga pinagkainan nyo, yung mga, say, balahibo ng manok. Mm-hmm. O yung bituka ng isda. Mm-hmm. Hindi yan pwede doon. Bawal, yan ay mga biodegradable. Mm-hmm. Kaya wala siyang amoy. Mm-hmm. Hindi siya pwedeng magbaho dahil segregated yung basura.
Yung basura lang na di nabubulok, yun lang ang pwedeng dalhin doon. Opo. Kaya yung apprehension nila na baka mamaho ang bayan na San Vicente, hindi mangyayari. Kasi meron akong municipal, itong MTPSO na Public Safety Office, may checkpoint. Bernie, napansin mo, kami lang ang munisipyo na may checkpoint. Mm-hmm. Pagka may magtatapo ng basura, ano, nagaling sa ibang bayan, pagka madumi yung truck, may amoy, mm-hmm, pababalikin namin yun. Nasa mm-hmm amin ang police power. Apo. Na hindi tanggapin. Ayun. Ngayon, yung mga truck naman na kung sakaling lumusot, ang barangay naman ay may police power din naman mm-hmm na yan. Tingnan, inspection yan. Kaya kahit ako yung basura ng bayan ng San Vicente, ay hitingnan din yan ng barangay. Kasi hindi pwedeng hindi maayos ang pagkaka-segregate. Mm-hmm. At hindi lang yan, may check and balance tayo. Mag-create kami ng isang inspectorate para weekly tingnan ang sitwasyon doon. Kung sakaling matuloy na ito, mm-hmm, at ang DNR, ganun din naman yan, Bernie. Apo. Hindi yan papayag na hindi magbisita. Mm. Kaya nga lahat ng dump site dito sa Camarines Norte, palibhasa, wala naman ditong sanitary landfill, pinasara lahat ng DNR. Kasi okay, bawal na yun eh. Mm-mm. Bawal na yung open dump site. Ayan. So, malapit na ang paglalatag ho ninyo ng mga safety net within nito pong investor ho natin dito. Kasi parang third and final reading na po yung ordinansa na papayagan na po talaga yung sanitary landfill dito po sa San Vicente. Yes, oo. Yun na nga. Kasi laging lang tayong tanong niya, laging negative, laging ang kaisipan. Sabi ko nga, ay minsan hindi pa nasusubukan, lagi na tayong, ay hindi pwede. Mm-hmm. Ano yan? Mm-hmm. Mga sinuanoy na mm-hmm noon ako nung gumagawa ako ng sabi ko, ako ang plano ko is buksan ang bayan ng San Vicente, mabukas ako ng kalsada dito sa Labo, dito sa Binsons, sa Talisay, tapos ang pabrika and San Jose, bumuksan ka ako natin para bumilis ang flow of traffic. Ano? Apo. Alam mo noon, may mga kakalaman ko sa politika, ang sabi ay, huwag mayor. Pagka binuksan mo yan, madali nang tumakas ang mga magnanakaw. Mm-hmm. Pag inuha mo yan, yung mga kriminal pwedeng daanan. Mm-hmm. Ang laging naisip ay yung negative. Ngayon, nagawa na halos. Ano? Nagawa ko na halos. Ngayon, may mga kababayan ako na nagpapasalamat naman. Hindi naman, mayor, nagmahal yung lupa na dinaanan ng kalsada. Dati, 200,000, 300,000 ang bentahan. Ngayon, milyon ang halaga. Mm. Pangalawa, meron ako isang kaibigan ang sa kanyang hanap buhay, negosyo, magtuturo siya sa Labo. Opo. Ay, imbis na kung dadaan siya dun sa dating daan na iikot siya dun sa provincial road, Daet, tapos magtototal, ilang kilometro yung Labo, ano? Mm. Yun ay halos 15 plus 8, mga 23 kilometers. So more than 30 minutes niya babiyahihin. Pero dito, dahil binuksan namin yung kalabaga si Berica Road, sabi sa akin, alam mo, Mayor, kinukuha ko lang yan ng 6 na minuto. Napabilis. Napabilis. Mm-mm. Isipin mo yung nasave mong oras. Okay. Diesel. Uh-huh. Gulong. Mm-hmm. Ano? So, yun na sinasabi ko. No? Lagi naman may kontra, may opinion. Opo. Once na magtayo ko ng project. Kaya ito, Bernie, sabi ko nga, sa akin, sinasabi ko sa akin yung bayan, hindi ko siya tinitreat as parang issue against us sa politika. Kasi, ito ang pinapagawa sa atin ng DENR. Mm-hmm. Pag hindi tayo dito mag-comply, tayo ang kakasuhan ng ombudsman. Apo. At pag hindi tayo nagpagsagot, bakit hindi tayo nakapagawa, suspension katulad dun sa nangyari sa Daraga Albay, mm-hmm, na yung mayor down to the last councilor ay sinuspindi ng ombudsman. Sumusunod lang tayo. Apo. Ang ginagawa natin na hindi issue, but bagkus ito ay solusyon sa problema. Pagsunod sa batas. Okay. Yes.